Si Erwin Tulfo. Erwin, magandang tanghali sa'yo. Sir, magandang umaga po at tanghali po, ma'am. Okay, Erwin, sabi ni ng kapatid mo, si Mon Tulfo, you will issue a public apology? Yes, ma'am. Nag-usap na ho kami. Hindi lang ho siya, pati ang buong pamilya ho namin dito sa mga pangyayari. But even before that, I was already planning. As a matter of fact, ma'am, nag-issue na po ko initially ng statement noong Thursday or Friday. Pero mukhang hindi ho sapat yung aking apology. Hindi po tinanggap ng ikang ni General Bautista at ang kanyang mga katropa, kabaro po sa Philippine Military Academy, AFP at PNP, ma'am. So what kind of apology would you like to issue now, Erwin? Ma'am, ang sasabihin ko lamang po is ako po at ang buong pamilya Tulfo ay pakumabang humihingi po ng kapatawaran kay Retired General at Mayor Secretary ng DSWD, Rolando Bautista, sa pagmumura at pambabastos ko sa kanya noong nakaraang linggo on air. Dahil po sa kamalian ito, natutunan ko na wala pong dahilan para alipustahin ang isang tao, lalo pat si General Bautista ay nagsilbi sa bayan at pinagtanggol ito sa mga kalaban. Muli po, sa mga naapektuhan at nasaktan sa aking nasasakit sa pananalita laban po sa kalihim, naway mapatawad po ninyo ako bilang isang tao. May mga kamalian at pagkukulang din. Dalangin ko po na sana ay huwag nang isama ang aking pamilya at mga kapatid ko at tangi ako na lamang po ang pagpuntungan ng galit o pananakit dahil wala naman silang kinalaman sa aking pagkukulang. Ang aking pong muling paghingi ng tawad kay General Bautista sa kanyang mga kasamahan at sa buong Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at lahat po ng miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association, aking pong dispensa o hindi po ng paumanhin sa inyo lahat. Erwin, just to clarify this, kasi nung Friday, nakausap ka namin dito, si Chering nakakausap sa'yo at sinabi mo nga, you were sorry for the rant, but you were not sorry for parang for looking for him and calling him out dahil nga hindi kanya sinagot. Just to be clear, lahat nung sinabi mo, pati yung hindi niya pagsagot sa iyong tawag, naghumihingi ka natin ng dispensa doon ngayon. Yun na ho, ma'am, sabi ko nga ho, abangan nila siguro yung column ko bukas naman sa Manila Standard. Nagkaroon po ng miscommunication ho, mali lang ho kasi hindi ko muna inalam na mabuti kung ano ang ginagawa ng buti yung general. Pagka hindi ko naman nasabi sa akin ng sekretarya na meron pong kausap na bisita siya, General Bautista. Kung sinabi lang ho niya ng sekretarya ho yun, yun ho eh, wala akong problema sa akin. Naimaintindihan ko, kadalasan naman ho ganun, ma'am, pag tumawag ka mo sa mga kalihim, dahil ang programa ko po sa umaga sa radyo, tinatawagan po namin yung mga kalihim, mga opisyal ng pamahalaan. Sinasabi ho sa amin kung ano nangyayari, kung may bisita ang kalihim, thereby, ang ginagawa ho namin ay hindi na ho namin kinukulit, or may bisita, or nasa meeting, or may exicom, naiintindihan po. Hindi pa lang po kasi ang pagkasabi po ng sekretarya, ma'am. Erwin, meron kasing, well, the past couple of days, I don't know kung itutuloy pa rin to after your public apology. Let's say the PMA Alumni Association may plano daw sanang maghain ng kaso laban sa'yo. Is this something you're ready to face in the event ituloy nila ito? Ma'am, wala naman yung problema. Kung tingin ho nila na nararapat lamang na magsampa ng kaso kahit humingi na ho tayo ng kapatawaran, nasa kay General Bautista na po yun kung itutuloy po nila o hindi. Susunod lang naman ho yung kanyang mga kaklase, kabaro at ang PMA. Sa akin po, wala pong problema, ma'am. Kung talagang tingin ho nila na nararapat, kailangan po kong parusahan sa kapila ng paghingi po natin ng tawad. Lahat tayo magagawa. Haharapin na lang po natin at haharapin ika nga. Kasama po kasi yan, ma'am, sa trabaho bilang isang mamahayag, ma'am. Erwin, are you planning to personally apologize to Secretary Bautista? Ma'am, siguro, ma'am, kung hindi pa po sapat itong pag-ingi ko ng kapatawaran sa ere, ma'am, dahil ginawa ko sa ere, sa dalawang radyo na po ito kanina at ngayon po sa television, dalawang television na ho dito sa CNN, isa pa ho. Kung hindi pa ho sapat ito, kung kailangan po personal na harapin ko siya, harapin ko siya. Wala naman pong problema, ma'am, dahil na gusto paparating ko sa kanya yung anong pinarating ko ngayon sa ere na ako po yung humingi ng kapatawaran sa kanya.
tao lang po at nagkukulang din naman. Ano po, alam ko rin hong may pamilya rin mo siya na nasasaktan, ano po, ma'am. Kaya po ako humihingi po ng kapatawaran. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, ma'am, at pumayag po ang general, handa po akong humarap sa kanya at humingi po ng kapatawaran sa kanya para matapos na hong lahat ng ito. Itong problema na ito, ma'am. At matapos na rin para lahat po eh makamove on na ika nga si General Bautista, ang kanyang pamilya, at ang sampu ng kanyang mga mista, mga katamaan sa academy, sa PNP, AFP, at kung saan pa. Okay. At ganyan din po ako at mga kapatid ko at ang ipong mga mahal sa buhay, lahat po ay maka-focus na po sa trabaho rather than sa ganito pong away na ito eh. Nasasayang po ang oras ng lahat po, ma'am. Erwin, ano ang iyong reaksyon sa pag-recall ng security detail ng pamilya mo, including Special Envoy for Public Diplomacy Ramon Tulfo, si Ben, si Rafi, si Jocelyn at ikaw? Karapatan po ng PNP po yan, ng EFP. Kasi po, ang pagkakaroon po ng security ng isang civilian ay isang pong privilegio. Ito po ay binigay sa ayon sa akin po ay panahon pa po ni dating Pangulong Era. Mm-hmm. Dahil nga po, nung ako po yung nasa istasyon pa na yan, or sa ABS-CBN, ma'am, ay humingi po ako ng security dahil may mga banta po sa buhay ko way back ng 2000, ma'am. Binibigyan naman po ako ng PNP. So hanggang ngayon, pero ma'am, i-explain ko lang na every 6 months po yung renewal niyan. Kung nakikita po ng PNP na ongoing po ang threat, gagawa po sila ng threat assessment na sa pamamagitan po ng PNP Intelligence Group. Kung wala na po, ay pull out po nila. So, umabot ko na umabot hanggang ngayon pong panahon na ito. Mm-hmm. And then, in fairness naman po, nung bago po i-pull out, sinabihan po ako ng PNPPS PO na kailangan po nila ng tao na magpapasukan. Okay. So, naitindihan ko naman po yun. Pero kung naririnig ko kayo kanina na iba, may sinasabi po si General Albayalde, eh, wala pong problema, ma'am. Eh, karapatan nga po nila yon dahil tayo ho'y civilian naman at privilegio ko nga, ma'am, kang magkaroon ng isang security po o dalawang security, ma'am, Pinky. Okay, just very briefly, Erwin, maybe my last question. Because of this, may plano ka bang i-tone down ang iyong pananalita sa radyo, Erwin? Well, for the past few days, ma'am, I've been thinking about it. Probably, and I believe it was very, very excessive. The ranting. I mean, you could scold somebody. You can call out the attention of someone without ranting, without saying ikang cursing on air. That's the reason why I'm asking for an apology right now. To say that I'm really sorry. It was a bad idea, and yes, I think I have to tone down and I have to change my style. Kahit na sinasabi na it is a kind of a tool for a kind of a brand of journalism, I think we have to change that. And my brothers agree with me more, and Ben Rafi, that we really have to tone down. It's time has changed, Ma'am Pinky. Maraming salamat po sa inyo, Erwin Tulfo, sa broadcaster na si Erwin Tulfo. Thank you, Erwin. Now, tungkol naman doon sa issue na ginawa niya, yung pagbatikos niya o paglait niya kay Jel Bautista, that was very, very wrong. It was uncalled for. It was below the belt. Tinawagan ko siya this weekend, sinabi ko sa kanya, Erwin, no amount of explanation can justify that action. Maling-mali ka doon, tol. Sabi ko sa kanya, if I were you, kasi napakinggan ko yung interview mo na nagbigay ka ng apology, medyo hilaw yun, tol. Kung pwede, humingi ka pa ng another apology, public apology, this time magpakita ka ng sincerity para makita talaga nilang lahat na nagpapakumbaba ka. And ginawa ni Erwin yan kanina nung may interview siya sa Boljak dito po sa Radyo 5 kaninang umaga. At nag-apologize siya. Just like what I asked him to do. He apologized. Nagpakumbaba siya. And for that, if everyone is listening, sumasaludo ako sa kanya. He was wrong. Referring to? And referring to Erwin. And
I think I'm partly to blame for what happened. As a patriarch who took over from my father, I think I was a little bit remiss in my advice to my brothers to slow down. My father was a respected military man, and he taught us to respect authority. Along the way, perhaps we couldn't handle success. I'm sorry. Have you spoken to Erwin, sir? Yeah, I told him to apologize publicly, unequivocally, completely. No reason. Just say sorry. I was wrong. That's it. Something like I was just doing a job. My job as a journalist. He did went beyond. He did go beyond bounds. So when you told him, sir, to apologize completely, what he did. He said he would. He would. He said he would. This is over and above, sir, because we were able to speak. Yeah, I was able to talk to him last night, and okay. He said yes. He will do it. Yes, he would do it.